Coach na rin sa bando sa KBL, may inamin tungkol sa kanyang estado o sa kalagayan, lagay ng kanyang injury. Estado na rin sa bando sa anyang KGC, nakabitin pa rin. Si Jordan Heading, binasag ng issue tungkol sa Terra Firma Jeep. Inilatag din po niya ang plan B habang hindi na siya nakabalik ng Japan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa nakaraang pahayag na rin sa bando sa media, matapos ang EASL kung saan nagwagi ang Chiba Jets, na ilahad niya ang totoong estado ng kanyang kalusugan at posibleng estado na rin ng kanyang basketball career sa KBL. Ayon sa dating Gilas player, muli niyang naramdaman ang injury sa kanyang likuran matapos ang laro ng koponan sa Final Four. Pagpapatuloy pa ni Renz, posibleng saan niyang pa rin siya pumirma ng kanyang kontrata. Bunga ng kaganapan kay Renz sa bando, nagpaunlak naman ng pahayag ang kanyang butihing coach kung saan inamin ito na lumala ang nararamdaman ng kanyang player. Ano nga ba ang mga sinabi ni Coach Kim tungkol sa isyung yan? Tutukan po natin si Coach sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Pagkatapos ng unang laro ng Final Four, nakaramdam siya ng pananakit sa parehong area sa likod at sa tingin ko, lumala ng konti. Yun ang dahilan kung bakit hindi na siya naglaro. Base po yan. Yan po yung pahayag ni Coach Kim. Sa ngayon, mahirap ang kalagayan ni Renz, di ba? Alam natin kasi na gusto niya talagang makatulong sa team. Pero hindi niya po magagawa yan kasi nga nananakit po yung kanyang dating injury. And sa ngayon, ha, nasa 9th na pwesto po yung kanyang koponan. At kung pagbabasehan po natin yan, tagilid na po sila dyan. Baka kasi hindi na po sila umabot ng playoffs. Nangyari po yan matapos nilang kunin ang kampiyonato nung nakaraang season. Di ba ang tindi ng effect po nun? Ikaw yung champion pero nasa ilalim ka ng ladder sa ngayon. At pakiramdam natin talaga, ha, malaki yung naging epekto ng pagkakaroon ng injury na rin sa bando. Yung bagsak po niya dito sa bakbakan nila ng Goyang Sono. Base na rin sa itinilang record ngayon ng koponan at mapunta sa ilalim ng ladder na kasalukuyang season sa KBL, kailangan magtrabaho ng Jungkwan Jang Red Boosters para makahabol sa playoffs ngayong season. Sa parting yan, lubhang mahalaga ang presensya ng lahat ng players katulad na rin sa bando na napaka-effective sa kanyang opensa at depensa ng koponan. Kung si Coach Kim ang tatanungin, ano ang nakikita niya sa dating player ng Gilas sa mga susunod na bakbakan? Tutukan po natin si Coach Kim sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Babantayan natin siya simula ngayon. Pero hindi ko masisiguro kung makapaglalaro siya sa mga susunod na bakbakan. So yun po yung pahayag ni Coach Kim, ha. Alam niya sa mga pahayag na inilabas ni Coach, kitang-kita po natin yung totoo sa estado ni Renz. Yung kanyang injury. Ibig sabihin kasi ni Coach Kim, walang kasiguruhan na makakapaglaro pa si Renz sa mga susunod na laban ng team. At ang pinakamabigat siguro is yung estado niya sa anyang KGC. Yung pag-expire ng kanyang kontrata, di ba? Anyway, sigurado naman tayo na pag-uusapan nila yan once na mag-free agent na po siya. At wala rin tayo sa position para magbigay ng anumang haka-haka tungkol sa isyong yan. Siguro hintayin natin kung anong magiging kilos ng anyang sa isyong yan once na nando na po sila sa sitwasyon na yan. Malalaman at ilalabas po nila yan. Malalaman natin yan once na kumilos na ang anyang at si Renz sa bando. Habang hindi malinaw ang magiging estado ng Renz sa bando sa koponan ng anyang sa KBL, bunga ng kanyang iniindang injury, hindi naman nagpatinag ang dating Gilas player na si Jordan Heading sa mga isyong sangkot siya at ang koponan ng Terra Firma sa PBA. Matatanda ang kumalat ang balitang posibleng makahanay si Heading sa grupo ng Jeep nitong mga nagdaang araw lamang. Pero base sa shooting guard ng Nagasaki Velka sa isang FB Live kasama si Snow Badwan itong Lunes, walang katotohanan ang kumakalat na issue. Ano nga ba ang mga ibinunyag ni Heading tungkol sa isyong yan? Tutukan po natin si Jordan Heading sa FB Live ni Snow Badwa sa kanyang Facebook account. Wala pa akong nakakausap, wala akong naririnig na kahit ano mula sa Terra Firma. Kaya tumatambay lang ako. So yun po yung pahayag ni Jordan Heading. Meaning, walang negosasyong nagaganap or naganap sa magkabilang kampo, di ba? Kumpara doon sa mga kumakalat or kumalat na balita nitong nagdaang mga araw, kung saan tila sigurado na siyang babalik sa Pilipinas para samahan ng Terra Firma Jeep. Wala pong ganon, ayon po sa kanya. Malinaw ang lahat na walang sino man sa kampo ng Jeep ang nakausap niya para sa isyong pagpasok niya sa koponan. Pero in fairness kay Jordan, ha, sayang po siya kasi pakikinabangan siya actually ng anumang koponan na makakakuha ng kanyang serbisyo. Malaki magagawa niya sa team na magkaka-interest na papirmahin po siya. Sa B-League, nag-average po siya ng 12.7 points.
2.8 rebounds at 3.4 assists sa loob po yan ng 24.7 minutes na paglalaro. Ha? Laking bagay, di ba? Sayang ang isang Jordan Heading. At habang binasag niya ang balitang papasok siya sa koponan ng Terra Firma, pinasabog din niya na sa kasalukuyan ay nasa Australia pa rin siya kung saan lumutang ang isang konkretong plan B para sa kanya. Inilabas din ni Heading ang dahilan kung bakit siya nananatili sa Australia kahit meron pa rin siyang naiwang kontrata sa Japan B-League. Sa kanyang pananaw, bakit nga ba nananatili siyang nasa Australia sa kasalukuyan at ano ang kanyang plano habang wala sa Japan? Tutukan po natin si Jordan Heading sa FB Live ni Snowbado sa Facebook. Meron naman akong kontrata sa Japan pero hindi ako nakabalik dahil sa visa. Meron naman akong fallback or plan B at ito yung NBL 1, ang off-season league ng NBL sa West Adelaide Bearcats. So base po sa kanya, visa po yung naging problema, di ba? Dahilan kaya andun pa rin po siya sa Australia. Hindi na po siya nakabalik sa Japan. Again, sa isang basketball player, ha, sayang yung mga ganung pagkakataon. Sayang kasi yung kontrata andun eh. Maglalaro na lang po siya doon. Pero dahil sa issue ng visa, wala siyang magagawa po doon. At ang maganda lang siguro doon is yung plan B po niya. Yung option niya siguro na maglaro sa West Adelaide Bearcats ng NBL 1. Malaking bagay po yun kasi yung mga nasa NBL, malimit naman naglalaro din sila sa NBL 1. Kapag off-season po nila, di ba? So meaning, mahahasa pa rin siya doon. And malay natin, baka isang araw nasa NBL na rin po siya, di ba? Anyway, good luck na lang siguro kay Jordan Heading. Hangad po natin isang maayos na laro at karera para sa kanya. So guys, maraming salamat.